occupational mobility and yung upward occupational mobility and yung downward occupational mobility. So, ano muna itong occupational mobility? Ito ay yung movement ng mga workers. May movement ng workers yan. From low wages, from low to high wages work and vice versa. So, pag sinabi mo namang international labor mobility, yun naman yung ano, movement of workers between countries. So, pag upward occupational mobility, ito daw yung from low wage to high wage work. So, ibig sabihin, moving up ng isang worker. Halimbawa, low wage lang siya nung una kasi entry level. Na hospital. Hanggang sa makarating siya dun sa pinaka highest position with high salary na pwede niyang marating. That is what you call upward occupational mobility. Pag sinabi mo namang downward occupational mobility, ito yung pagbaba mo. Ibig sabihin, kukunin mo yung trabaho na yun. May trabaho ka pa rin, pero mas mababang sweldo. O yan. Diyan marami nakaka-relate ang karamihan. Kukunin nila yung mas maliit na sweldo, pero ang pinanghahawakan nilang dahilan, may trabaho sila. May kikitain sila kahit papano. O, so yun. Yung walang concept na yun, basta may trabaho, kahit mas mababa yung sweldo kaysa dun sa dating trabaho, basta may trabaho, yun. Yung business or human resource term doon is downward occupational mobility. So, yun. Buti ka nalalaman natin yung mga bagay na yan ngayong araw na ito. Well, kailangan eh. Diba? Kaya hindi naman, agaya ko sa yan, layo ko sinasabi as a person with a MBA/MBM diploma, these are the things that I should know, I should appreciate, and I should understand not only cognitively but affectively. So yun. Kaya ngayon dapat ma-appreciate natin yun because of occupational mobility is concerned. So yun lang po.